Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Ating pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Married to the Mysterious Lover. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakilike po ng aking video, pakiclick po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Part 37. Napatulala si Sabrina. Nandito ang pamilya niya. Kailan sila dumating? Aware ba si Kian Hendricks na nandito sila nang sabihin niyang bumaba siya para mananghalian? Hindi niya alam. Sigurado siya dyan. Sa sinabi nito, alam niyang hindi niya alam ang presensya nila. Kailangan niyang maging matapang at lumabas. Narinig niyang tumatawa at masaya ang kanyang mga anak. Nang hindi sinasabi, she has always been there super knows na kasama sila ng tito nila. Hinikayat ni Jaime si Kian Hendricks na palampasin ito at tawagan si Sabrina para maayos ang lahat kapag nakita nila itong pababa ng hagdan. Para siyang schoolgirl sa kanyang ponytail, siya ay maganda at sweet. Tito, tita, nandito kayo. Tanong niya na may suot na nakangiting mukha. Narinig ni Kian Hendricks ang kanyang boses at ang mga titig ng iba. Kung alam niyang darating siya ng ganoon kaaga, etetext niya sana ito at hiniling na manatili sa kwarto. Ang tatlong lalaki na naglalaro, tatlong lalaki dahil dinala ni Jake ang kanyang sarili sa antas ng mga bata, at nakipaglaro sa kanila tulad ng mga kapareha. Huminto sila at tumingin kay Sabrina. Hindi na siya umiiyak pero mukhang matino at kalmado. Hindi nila namamalaya na sinulyapan si Lashana at nakita itong yumuko ng ulo. Umiti sila sa kanya at kinawayan ng mga bata ng kanilang mga kamay ang kanilang ina. Sinabi sa kanila ng kanilang mami na kapag may nanakit sa iyo, dapat mong hayaan ito at huwag hayaan itong makaapekto sa iyong kalusugan. Mukhang napatawad na ng mami nila ang masamang tiyahin. Bumaba na ngayon si Sabrina sa hagdan at naglakad patungo sa mga taong naruroon. Sabrina anak, anak ko, sabay na sagot ni Rosemary at ng kanyang asawang si Antonio kay Sabrina. Lumapit ang una at niyakap siya. Kamusta na ang pakiramdam mo ngayon anak? Tanong ni Rosemary. Ikinulong niya ang mukha niya sa palad niya at tinitigan siya ng nakangiti. Okay lang po ako tita, sagot ni Sabrina at sumulyap sa balikat ni Rosemary para tumingin kay Lashana. Kamusta na po kayo tita Lashana? Nakangiting tanong niya na parang hindi nasaktan sa babae kanina. Nagulat ang lahat, napaka-sweet na kausap ni Sabrina kay Lashana. Siya ay may gininto ang puso. Wala naman siyang sama ng loob sa tita niya. Nang marinig na kinausap siya ni Sabrina, lumapit si Lashana sa kanya. Hindi ako naging maayos Sabrina, simula nang sabihin ko sa iyo ang mga masasakit na salita na iyon, sagot niya. Come on tita, nakaraan na ito ngayon. Huwag na nating ungkatin ang topic na yan, bulong ni Sabrina. Pinipilit lang niyang pakawalan ang sarili niya. Ang mga salita ni Lashana ay tumatakbo pa rin sa kanyang isipan. I'm sorry, paumanhin ni Lashana. Tumingin si Sabrina sa kanyang mga mata, may takot kaysa pagsisisi. Ang paghingi ng tawad ni Lashana ay nagmula sa isang takot na puso, hindi sa isang pagsisisi. Umiti siya ng pareho at tumango. Sinabi niya na maayos na ang lahat. Humingi din ng paumanhin si Rosemary at sinabing hindi niya ito dapat isa puso. Nakikinig lang si Kian Hendricks. Hindi man lang niya sinulyapan si Sabrina. Gagawin niya ang nasa isip niya pero magpapanggap. Salamat Sabrina, pagpapahalaga ni Paula. Niyakap din niya si Sabrina at ngumiti si Sabrina sa kanya. Nangako si Jaime kay Sabrina na wala ng ganitong uri na mangyayari muli. Ilang salita ang sinabi ng lahat kay Sabrina, at muli itong naging masayahin. Nasaan si Rita? Tanong ni Sabrina kay Jake at sinabi niyang ayos lang siya. Kailangan niyang magpahinga dahil sa pagbubuntis.
Napangisi si Sabrina sa kanyang puso. Hindi nagsasabi ng totoo si Jake. Malamang hindi niya ito ipinaalam o ayaw niyang sumama. Sumulyap si Kian Hendricks kay Sabrina ngayon at nakita niyang iba ang itsura nito sa naka-ponytail, parang unang beses niya itong nakita sa opisina nito. Pinag-cross niya ang kamay sa bewang niya at sinabing mag-lunch sila. Sinabi ni Rosemary na sabay silang magtanghalian. Dinala ng mga katulong ang iba't ibang pagkain na dala ni Rosemary mula sa mansyon ng De Silva at inilapag sa hapagkainan. Nang hapon na iyon, pinuntahan ni Conrad ang kanyang abogado. Nakipag-appointment siya sa kanya. Ipinaliwanag ni Conrad ang lahat ng nangyari sa pagitan nila ni Sabrina. Alam niyang hihiwalayan niya si Maya at makakasama niya ito. Ngunit dahil matagumpay niyang pinakawalan si Maya, tumanggi siyang makipagkasundo dito. Gusto niyang bumalik siya. Sinasabi niya na nakikipag-date siya sa ama ng kanyang mga anak. Siya ay nagsinungaling dahil hindi niya alam kung sino ang ama ng kanyang mga anak. Ayaw niyang maging kanya. Gusto niya siya sa mabuti o sa masamang paraan. Siya dapat ang kanyang babae. Siya lamang ang maaaring magtaglay sa kanya. Habang patuloy na idiniin ni Conrad ang kanyang mga punto sa kanyang abogado, naisip niya ang magandang mukha at katawan ni Sabrina. Siya ay cute at kaakit-akit. Nai-imagine niya kung ano ang pakiramdam nang idiin siya sa ilalim niya at gawin siyang babae. Siya ang magiging babae niya. Hindi niya ito mabibigyan ng pagkakataong makasama ng iba ngayon o sa hinaharap. Tinitigan siya ng kanyang abogado bago nagtanong, ilan ang nakakaalam na minsan ka nang ikasal at pagkatapos ay nang divorce? Ang kanyang immediate family at ang family ko. Ang iba, hindi. Wala na akong ibang maalala maliban sa pamilya ko at sa kanya na nakakaalam na kinasal kami noon, sagot ni Conrad. Ibig sabihin, na palagi, itong set of people lang ang nakakaalam na divorced ka sa kanya. Tanong niya ulit ng abogado. Sinabi ni Conrad na oo. Umiti ang abogado. May pinamumunuan siya at mukhang magtatagumpay siya sa pagkakataong ito tulad ng dati. Nasa kanya ba ang wedding certificate niyo? Tanong ng abogado. Ang huling natatandaan niya, hindi siya dapat bumalik sa bahay para kumuha o magdala sa lahat ng kanyang mga gamit. Sa ganoong paraan, hindi siya makakaalis dala ang kanyang wedding certificate. Kung wala siya nito, manipulahin at bubuwi nila ang kanilang paghihiwalay bilang paghihiwalay saglit. Hindi, nasa mansyon kasama ko, tugon ni Conrad. Tila nahulaan niya kung saan patungo ang kanyang abogado nang sumilay ang isang malabong ngiti sa kanyang mga labi. Kinuha ng abogado ni Conrad ang baso ng alak sa harap niya at uminom. Nang ibaba niya ang kanyang baso, si Conrad ay pumipili ng sarili niyang baso. Isaalang-alang ang kaso na pabor sa iyo. Kunin mo ang marriage certificate at panatilihin itong ligtas, deklara niya, hinila ang kanyang necktie at inayos ito. Gaano kabilis, attorney? Gusto kong hawakan siya sa aking mga bisig at ideklara siyang aking babae, hiling ni Conrad. Ang kanyang biglaang pagkahumaling kay Sabrina ay higit pa sa isang sexual na uri kaysa sa kanyang puso. Kailangan siya ng kanyang katawan at balak niyang bigyang kasiyahan ang pagnanasang iyon. Gaano ka ba handa na imbitahan siya para sa isang pag-uusap? Tanong ni Derek, ang abogado ni Conrad. Suriin ang iyong schedule at sabihin sa akin kung kailan ka magiging libre. Sa ganang akin, handa akong magsindi ng sigarilyo, tugon ni Conrad. Sandaling ipinikit ni Derek ang kanyang mga mata at tuluyang sinabi makatanghali kinabukasan, free siya mula alas dos ng hapon sa araw na iyon. Kung ayaw ni Conrad, ipapadala niya ang kanyang sekretarya para imbitahan si Sabrina na makipag-usap sa kanyang abogado. Sinabi ni Conrad na magiging perpekto iyon. Ililipat niya ang lahat ng iba pang mga duties and meetings forward and be there. Darating siya kasama ang marriage certificate sa araw na iyon. Sinabi ni Derek na aabot siya kay Conrad mamaya at maglalagay ng mga salita sa kanyang bibig. Sasabihin niya sa kanya kung ano ang sasabihin na magpapatigil sa abogado ni Sabrina. Pinalakpakan siya ni Conrad. Sinabi niya na siya ang pinakamahusay na abogado sa bayan. Mas handa siyang tanggapin ang kanyang mga tawag. Naghiwalay ang dalawa at ngumiti si Conrad.
Dadalhin niya si Sabrina sa isang lugar na mahirap para sa kanya na tumakas. Naglakas loob ba siyang tanggihan siya? Pipilitin niya itong nasa tabi niya at hindi niya ito pagbibigyan ng divorce kahit na ito ay magmakaawa sa kanya. Ito ay nangangailangan ng pagdiriwang. Inihatid niya ang sarili sa apartment ng kanyang ina. Nakauwi na siya at masayang tinanggap ang kanyang anak. Ang makita ang excited na mood ng kanyang anak ay nagpapasaya sa kanya. Matagal na niya itong hindi nakitang ganito kasaya pagkatapos ng miserableng kasal nito sa kalapating mababa ang lipad na iyon. Kinukay niya ang iba't ibang prutas na kinakain ng kanyang ina at naglagay ng hiwa ng pakwan sa kanyang bibig habang nanunood ng telebisyon. Masayang inalok sa kanya ni Sandra ang buong plato ngunit sinabi ni Conrad na ayos lang sa kanya ang napili niya. Tinanong niya ito kung kinakaya niya ang pagiging single muli. Umiti si Conrad. Sinabi niya sa kanya na malapit nang matapos ang kanyang mga araw ng bachelorhood. Napangiti si Sandra. Siya ay natagpuan ang kanyang sarili ng isang babae kaya sa lalong madaling panahon. Inaasahan niyang makita ang kanyang mga apo. Yung hindi maibigay ni Maya sa kanya. Si Conrad ay nagdusa, tiniis at pinahintulutan niya ang masamang hangarin na iyon. Hindi niya kayang tiisin siya bilang isang bata at siya ay tumayo sa tabi niya sa pamamagitan ng proseso ng IVF. Ngunit gayunpaman, hindi siya pinalad na maging matagumpay sa kanyang kaso. Sa mga bihirang kaso ng nabigong IVF, nakakaranas pa rin si Maya ng ilang mga pagkabigo. Sa halip na maging matino, gumawa pa ng isang bagay na naging problema nilang mag-asawa. Dapat silang maghiwalay. Hindi ba baba sa bawat isa ay maaaring pumili ng mga piraso ng kanyang buhay ng magkasama? Natutuwa ako, Conrad, na nagmo-move on ka na sa buhay mo. Nasa iyo ang suporta ko para magpakasal muli. Sana makahanap ka na ng magandang babae this time, bulong ni Sandra Gomez. Umiti ulit si Conrad. Mukha siyang masayahin. Nakahanap ako ng magandang babae, mommy, at siya ay isang taong kilala mo na rin, sabi niya. Napapikit si Sandra, sinusubukang alalahanin kung may babaeng kilala niya dati kasama si Conrad. Parang wala siyang maalala. Si Conrad ay hindi yung tipong malandi. Sa kabila ng iba't ibang akusasyon mula kay Maya at sa kanyang makulit na ina na si Brenda, hindi siya naging tapat sa kanyang kasal sa kanya. Sabihin mo sa akin, Conrad, sino ang babae? Nakangiting tanong niya. Kinuha niya ang isang piraso ng hiniwang mansana sa bibig niya, naghihintay ng tugon ng anak. Ito ay si Sabrina Castillo. Babalik siya bilang asawa ko. Matagumpay na idineklara ni Conrad. Pagsapit ng gabi, napagpasyahan ni Rosa na puntahan si Sabrina. Ang tagal na nang huli niya itong nakita. Kinuha niya ang kotse niya at nagmaneho patungo sa mansyon ni Kian Hendricks. Tinawagan niya ang kanyang kaibigan at sinabi ni Sabrina na maaari siyang pumunta. May mga bisita sa bahay, kaya kailangan niya ng isang malapit na kakilala upang mapanatili ang kanyang kasama. Hindi nagtagal, dumating na siya. Sa oras na siya ay nagmamaneho, ang mga magulang ni Kian Hendricks at ang pamilya ng kanyang tiyuhin ay lumalabas. Nakita niyang magkahawak kamay sina Sabrina at Kian Hendricks at nakatayo para panuurin ang pag-alis ng mga bisita nila. Si Jake ang huling nakapasok sa kanyang sasakyan at umalis, bumusina kay Rosa habang mabilis itong lumampas sa kanya. Nakita ng magkasintahan si Rosa na dumating, at hinintay itong pumarada at lumabas bago pumasok. Nakita ni Rosa ang kinatatayuan ni Kian Hendricks na walang ekspresyon sa kanyang karaniwang aura, at iniisip kung paano mabubuhay si Sabrina kasama niya. Ang manin-ipis niyang labi sa walang ekspresyong mukha niyang iyon ay hahalikan siya at magiging komportable siya rito. Hindi rin siya komportable sa presensya nito sa paligid. Naglakad siya patungo sa kanila at bahagyang yumuko, iniiwasang salubungin ang titig ni Kian Hendricks. "Hello President De Silva," bati ni Rosa. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Kian Hendricks sa kanya bago siya sinagot. Tinanong niya ito kung kumusta siya at kumusta si Lance. Nanginginig siya sa pagbanggit ng pangalan ni Lance. Nakita siya ni Kian Hendricks na tulala at nanginginig at di makatingin. May mali, ngunit hindi siya interesadong mag-usisa pa.
Nabawi niya ang kanyang katahimikan at sinabing okay lang siya sa huling pagkakataong nakita siya nito. Alam niyang hindi alam ni Kian Hendricks ang tungkol sa hiwalayan nila ni Lance at malamang ay wala ring sinabi sa kanya si Sabrina. Mas mahal at nirerespeto niya si Sabrina. Siya ay isang taong mapagkakatiwalaan. Anyways, sabay silang pumasok and Junxi excused himself and went to his study. Nang mawala si Kian Hendricks sa paningin, sinabi ni Sabrina, hindi niya alam ang breakup niyo ni Lance, sabi niya nang makita ang basang mga mata ni Rosa. Napatingin si Sabrina sa kaibigan. Mahal pa rin niya si Lance. Kahit anong mangyari, mahal pa rin niya ito at hiniling niya na sana ay magkaayos na sila. Ngunit imbes na maging kalmado si Rosa, ibinuhos ang kanyang emosyon. Nagsimula siyang humikbi ng mahina. Hinawakan siya ni Sabrina ng yakap, kung mahalaga ka sa kanya, bakit mo siya pinakawalan? Tanong niya, lalong humikbi si Rosa. Alam kong nabigo ako, pero minahal ko siya, mahal ko siya at mahal ko pa rin siya. Gusto kong bumalik si Lance. Umiiyak na parang bata si Rosa. Hinawakan siya ni Sabrina para pakalmahin siya. Masakit kapag alam mong hindi mo kayang mabuhay nang wala ang isang tao pero humiwalay ka pa rin sa kanya. Mahal siya ni Lance at mahal din siya nito. Ano man ang mangyari, dapat nilang ayusin ang kanilang mga pagkakaiba at ipagpatuloy ang kanilang relasyon. Sinabi ni Lance na nagpaplano siyang mag-propose kay Rosa bago pa magkahiwalay ang mga bagay sa pagitan nila. Ano na ang gagawin niya ngayon? Pareho silang kaibigan niya, hindi siya makaupo at panoorin silang magkalayo sa isa't isa at walang magawa. Kailangan niyang isama si Kian Hendricks kung iyon na lang ang natitirang opsyon niya. Hihilingin niya sa kanya na tumulong. Okay lang Rosa, kakausapin ko si Lance. Pero bago iyon, linisin mo ang iyong mga luha at bumalik ka sa dati mong masayang babae, pagsusumamo ni Sabrina. Tulad ng gamot, gumana ito. Pinunasan ni Rosa ang kanyang mga luha at hinawakan ang kamay ni Sabrina. Sabihin mo sa kanya na nagsisisi ako. Gusto ko lang nabigyan niya ako ng oras at hihingi ako ng tawad sa kanya. Makikita ko muna siya at saka gagawa ng pagkakataon para sa inyong dalawa upang makilala at ayusin ang iyong mga pagkakaiba. Ngunit kailangan mong isantabi ang iyong ego. Ikaw at ako ay alam nating mabuting tao si Lance. Hindi siya gagawa ng ganoong karahasan gaya ng pakikipaghiwalay sa iyo kung hindi ka lumagpas sa limitasyon mo sa kanya, sabi ni Sabrina. Sinabi ni Rosa na tama ang sinabi ni Sabrina. Kasalanan niya ang lahat at ngayon ay handa na siya para gumana ang relasyon kung bibigyan siya ni Lance ng pagkakataon. Nakakasarap ng pakiramdam ni Sabrina ang sinabi ni Rosa. Umiti siya at sinabing magiging maayos din ang lahat. Habang si Sabrina at ang kanyang kaibigan ay nag-uusap sa isa't isa sa sala, ay tinawag ni Kian Hendricks si Lance. Si Lance ay papunta na upang makita ang direktor ng bahay ampunan kung saan siya inampo noong dumating ang kanyang ina. Dahan-dahan niyang ipinarada ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada at sinagot ang kanyang telepono, Kian Hendricks, tawag niya kaagad pagkasagot niya sa kanyang telepono. Kamusta ka na, Doktor? Tanong ni Kian Hendricks. Ang tagal na niyang hindi nakakausap si Lance. Gusto niya itong tanungin kung handa na ba ang venue para sa engagement. Sinabi sa kanya ni Jake na si Lance ang humahawak nito. Gusto niyang matiyak na ang lahat para sa engagement party nila ni Sabrina ay nailagay sa lugar. Gusto mong malaman kung maayos ba ang venue ng engagement? Tanong ni Lance, masaya rin siya gaya ni Kian Hendricks mismo. Opisyal nang ma-hook up ang kaibigan niyang si Sabrina sa kanyang manliligaw. Mapalad siya na mahal siya ng ama ng kanyang mga anak at gustong gawin siyang asawa. Hindi marami ang maswerte gaya niya. Sinabi mo ang laman ng isip ko. Sabi ni Jake, ikaw ang gumawa, wika ni Kian Hendricks. Gusto niyang masigurong maayos at maayos ang lahat. Well, nagawa ko na at naayos ko na. By 6 PM tomorrow the party begins, paniniguro ni Lance sa kanya. Nagpasalamat si Kian Hendricks sa kanya at sinabing pinahahalagahan niya ang lahat ng ginagawa niya para kay Sabrina, sa mga bata, at sa kanyang sarili. Magagawa niyang bayaran siya ng isang tanda ng pagmamahal at sakripisyong ipinakita.
Sinabi ni Lance na hindi pagkatapos niyang tulungan siyang makakuha ng dobleng promosyon sa trabaho. Sinabi ni Kian Hendricks na iyon ang dulo ng malaking bato ng yelo. Mas marami siyang makikitang pabor kapag tuluyan na siyang nanirahan sa kanyang pamilya. Isa pa Lance, anong nangyayari sa inyo ni Rosa? Biglang tanong ni Kian Hendricks nang maisip ni Kian Hendricks na matatapos na ang tawag. Tumigil sandali si Lance. Rosa ulit. Bakit laging umuulit ang issue tungkol kay Rosa kung sa tingin niya ay nalalampasan na niya ang sakit ng breakup? Para itong tinutusok ang naghilom na sugat at muling dumudugo. Una si Sabrina at ngayon si Kian Hendricks. Ano ang big deal sa paghihiwalay nila ni Rosa? Hindi na kami, pero please ayoko ng pag-usapan, deklara ni Lance. Kung may magtatanong sa kanya kung ano ang naging dahilan ng breakup, iyon ba ang manipis na dahilan na ibibigay niya? Hindi ko hinihiling na pag-usapan mo ito. Gusto ko lang sabihin mo sa akin ang nangyari, hiling ni Kian Hendricks. Hindi siya interesado sa kanyang opinyon na ayaw niyang pag-usapan ito. Paano mapaghihiwalay ang dalawang taong sumuporta kay Sabrina at sa kanyang mga anak at tumulong sa kanila na mamuhay ng masaya at malugod? Inaasahan niyang i-sponsor ang kanilang kasal bilang paraan niya ng pasasalamat sa lahat ng ginawa nila para sa kanyang mga anak at kanilang ina. At ngayon daw ay hindi na sila magkasama at ayaw na itong pag-usapan. Iyon ay hindi makatuwiran sa kanya. Naramdaman ni Lance na blanco ang kanyang noo. Ayaw na raw niyang pag-usapan at sinabi ni Kian Hendricks na dapat niyang sabihin sa kanya ang nangyari. Ano ang pagkakaiba? Nakipaghiwalay siya sa akin pagkatapos ng kaunting hindi pagkakasundo. Pero ang nagtatak sa puso ko ay kinausap niya akong mayabang at insulto, sagot ni Lance. Napapikit si Kian Hendricks. Iyan ay masyadong maraming upang maniwala tungkol sa kalmado si Rosa. Makikita niya ito at kakausapin at pagkatapos ay hihilingin kay Sabrina na makipag-usap din kay Rosa. Tingnan natin kung tapos na ang engagement, deklara ni Kian Hendricks at nagpaalam kay Lance bago ibinaba ang tawag. Pinasahin ni Lance ang kanyang noo at bumuntong hininga. Pinaandar niya ang sasakyan at nag-zoom off. May appointment siya sa isang tao. Kinailangan niyang hilahin ang lahat ng mga string na mahila bago niya mapayag ang babae na makipag-appointment sa kanya kapag tinawagan niya ito. Kailangan niyang sabihin sa kanya na siya ay nasa pananaliksik. Kapag dumating siya, malalaman niya kung sino siya. Ngunit dapat niyang tiyakin na siya ay magpapakita bilang isang maginoo sa una niyang pagkakita sa kanya. Nakarating siya sa beach. Maraming tao ang naroon at tumingin siya sa paligid. Sa isang sulok, malapit sa swimming pool, nakita niya ang isang babaeng nakasombrero at nakaupo sa ilalim ng payong. Nakasuot siya ng shade sa isang armless gown. Sumingsim siya ng alak sa maliit na mesa sa tabi niya. Tiningnan niya ang picture sa phone niya at tinignan ang cute na lalaki na kakalabas lang ng sasakyan ilang distansya. Siya ang inaasahan niya. Kinawayan siya nito ng kamay at nakita siya ni Lance sa di kalayuan sa kanya. Mayroong ilang mga magkasintahan at ilang mga romantikong eksena ang ipinapakita. Ang dagat ay umuungal at ang mga alon ay magwawalis ng tubig sa pampang. Ang ilang mga tao ay nakaupo sa gilid at ang kanilang mga paa ay pababa sa buhangin sa tabi ng beach. Ang iba ay nagsasaboy ng tubig sa iba at marami ang nakikipag-date. Ito ay isang malaking lugar at lahat ay maaaring makakuha ng isang angkop na lugar para sa kanilang sarili. Tumatakbo ang mga bata at binabantayan sila ng kanilang mga magulang o tagabantay. Nilagpasan ni Lance ang nakakatuwang panghuhuli ng mga tao, at lumapit sa babaeng kumaway at sumenyas sa kanya. Hi, sabi niya, tinanggal ang shade niya at ngumiti. Hello, sagot ni Lance at ngumiti din. Nagkamayan silang dalawa at inalok ng upuan si Lance. I am Margaret Davis, but I am popularly known as Magdi, pakilala ng babae. Mula sa anggulo ng pagtatasa ni Lance, dapat ay isang babae siya sa kanyang late 50s o early 60s. Sa kabila ng makeup, kulubot pa rin ang mukha niya. Parang lumungkot ang pisngi niya at parang nanghihina at matanda na ang buong katawan niya. Ngunit siya ay may makapal na pampaganda at nakasuot ng gintong kwintas at hikaw. May gintong singsing siya sa kanyang daliri at tila isang perfectionist.
Binigyan siya ni Lance ng maikling pagtatasa at kalmadong tumingin sa malayo. Umupo siya sa tapat ni Miss Magdi, at hindi pa tapos sa pag-aayos ng sarili at pagpayag na magpakilala si Lance. Kumuha siya ng salamin at tiningnan ang itsura niya. Hinawakan niya ang kanyang ilong at naglapat ng kaunting pamumula sa kanyang malumanay na pisngi, bumubulong na kailangan niyang magmukhang maganda. Naiirita na si Lance. Hindi ba niya alam na kailangan niyang gawin ang lahat ng ito bago siya dumating? Sa tingin ba niya ay kasing bata pa siya ng isang babae na nasa 20s? Bakit ang sopistikadong pananamit niya at sinusubukang gayahin ang isang dalaga? Siya ay naghihirap mula sa dysmorphic disorder. Ngunit alam ba niya na ito ay isang sakit sa pag-iisip? Umisi siya at umupo habang nakahawak sa baba ang kamao habang nakatingin sa babaeng nasa harapan niya. Iniisip niya kung may alam ba siya tungkol sa pagkamatay ng babaeng iyon. Ang babaeng posibleng maging nanay niya. Naghintay siya hanggang sa matapos siya at tumingala kay Lance. "I am Lance Peter," pakilala niya. Nanatili siyang tahimik. Tumingin si Miss Magdi sa kanya ng mabuti at sinulyapan ang sarili bago nagtanong. "Sabi mo nagre-research ka, at sa tingin mo ay maaaring makatulong ako. Kaya sabihin mo sa akin, paano kita matutulungan?" Tanong niya, inayos ang kanyang naka-estilong buhok para masiguradong nakapwesto pa rin ito. "Natutuwa akong nakapaglaan ka ng ilang oras para makipag-appointment sa akin. Para makasigurado ako na tamang tao ang kausap ko, hindi ba ikaw ang direktor ng City Orphanage noon?" tanong ni Lance. Dumilat si Miss Magdi. Bakit niya ito tinatanong tungkol sa lugar ng trabaho na iniwan niya maraming taon na ang nakalilipas? Anyway, sumagot siya ng oo. "Though actually, simple lang naman ang research ko. I hope you cooperate well with me," sabi ni Lance. Naging hindi komportable si Miss Magdi. Bakit parang detective ang lalaking ito? Umaasa siyang mananatiling nakabaon ang nakalimutan at naiwan. "Sige na, simulan mo na kung ano ka na dito," binilisan siya ni Miss Magdi. Nagsisimula na siyang hindi komportable sa presensya ng binata. Napangiti si Lance. Bakit nagmamadali? Naisip niya. Hindi ba siya gumugol ng ilang minuto sa pag-aayos ng sarili at pagpapakita na may labis na make-up? At hinintay siya nito. Ngayon, kailangan niyang maghintay at sagutin ng mabuti ang mga tanong nito. "Noong ikaw ang direktor ng orphanage ng lungsod, isang sanggol ang dinala sa iyo na ipinanganak na isang buwanggulang. Siya ay dinala ng isang hindi kilalang babae na hindi nag-iwan ng kanyang impormasyon. Gusto kong sabihin mo sa akin kung sino ang babaeng iyon?" tanong ni Lance. Umayos ng upo si Miss Magdi at sinigawan si Lance, "Who the hell are you? Are you really a student on research or want to interrogate me?" she demanded. "Ang interrogasyon ay ang pananaliksik na narito ako. Nais kong bigyan mo ako ng angkop na mga sagot. Pagkatapos ay pupunta ako sa aking paraan at isasama ang aking mga huling natuklasan." Parang estudyante talaga si Lance. "Wala akong alam na may batang dinala sa bahay ampunan," pagtanggi ni Miss Magdi. Hindi siya papayag na malaman ang isang bagay tungkol sa batang iyon o sa kanyang ina. Malaking halaga ang naibigay sa bahay ampunan at sumunod ang isang mensahe na ito ang kabayaran sa buhay ng bata. Natuntun ang pinanggalingan ng pera. Magpapatuloy pa sana si Lance nang nagmamadaling tumayo si Miss Magdi. "Tama na, hindi na kita binibigyan ng kasagutan. Pwede ka nang umalis. Ipapayo ko na maupo ka at makipagtulungan sa akin, ma'am. Alam mo kung sino ang taong iyon matapos matrace ang pinanggalingan ng pera? Bakit hindi mo rin ipinaalam sa isang tao? Ang nangyari pagkarating nung babaeng yun, siya daw yung bata at pinaalis mo siya para lang matumbo siya ng walang ingat na driver na narinig ko. Mabuti pang maupo ka at sabihin mo lang sa akin ang totoo kung ayaw mong pumunta sa police station at mabubunyag ang matagal mo nang nakalimutang sekreto. Hindi ko ito sasabihin kahit kanino. Kung hindi, ang lahat ng katibayan ng iyong mga lihim na tawag at pakikipagkita ng pribado sa taong iyon ay malalantad. Tinawagan mo ang taong iyon at sinabi ang mga bagay na parang nandito ang ina ng bata. Anong gagawin niyo?" sigaw ni Lance. "Papasa siya para sa isang detective.
Nagsalita siya na parang siya ay nasa pagsisiyasat ng krimen at nagtagumpay sa paglutas ng maraming mga lihim. Dahan-dahang umupo si Miss Magdi. Napatitig siya sa binata na nakaupo sa harapan niya. Marami siyang alam, mga bagay na hindi alam ng maraming tao sa bahay ampunan noon. Kung patuloy niyang itatanggi ito, maaaring madala ito sa istasyon ng pulisya. Ang lahat ng kanyang mga taon ng reputasyon ay masisira. Isa ka bang detective? Tanong niya. Siya ay maaaring nasa problema kung ang taong ito ay magpasya na sabihin ang anumang bagay tungkol sa kung ano ang alam na niya. Ano ang pagkakaiba nito kung ako ay isang detective o hindi? Tanong ni Lance. Naka-poker face siya. Mukha talaga siyang detective. Sasabihin ko lahat ng nalalaman ko. Pero dapat may ipangako ka sa akin, hirit ni Miss Magdi. Gusto niyang makasigurado na ligtas sa kanya ang sekreto niya. Spill it, Miss Magdi, utos ni Lance. Siya ay hindi interesadong ipaalam sa pulisya. Gusto lang niyang sabihin sa kanya para mahanap niya ang pamilya niya, yun lang. Imposibleng pumunta siya sa pulis at magsabi ng mga ganoong bagay at ayaw niyang magmukhang sibilyan bago ang babae. Huwag mo akong sasaktan o sabihin kahit kanino ang tungkol sa sikretong ito. Itinago ko ito sa aking puso at nabuhay kasama ito sa lahat ng mga taon na ito, panimula ni Miss Magdi. At dito na po, nagtatapos ang part 37 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV na asawa po ni Khalil TV. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone. Shoutout po sa ating mga kaibigan na sina Nora Abdul Kadir of Bahrain, Adelita Shirikian of Jerusalem, Israel, Marian Sushon of America, Mary Ann Bakat of Abu Dhabi, UAE, Nelly Gallo of Canada, Abun Shoji of Japan, Anna Yu Powell of Florida, USA, Evangeline Caballero of Kuwait, Emma Morgan of Kent, Seattle, Washington, USA, Evane Loha of Hong Kong, Annalisa Trinidad of Guagua, Pampanga, San Matias, Minda Adlawan of Davao City, Marivic Barquil of Kuwait, Lorena Barbosa of Moscow, Russia, Luz Tua of Israel, Linda Sotelo of Umingan, Pangasinan, Teoni Villaris of Hong Kong, Simpatica of Singapore, Darkman Ed at Mimi of Canada, Devora Valdez of Singapore, Diana Francisco of UAE, Connie Maximo of Taiwan, Catherine Asaha of Kuwait, Jasmine Ramos of Abu Dhabi, UAE, Annalisa Jamie of Saudi, Deds Adam of UAE, Annalisa Soldana of Kuwait, Edita Barrientos of Saudi Arabia, Fielda Liwan of Singapore, Janice Lunhas of Qatar, Jane Zinyu of Riyadh City, Jennifer Gonzalo of Kuwait, Jane Gupit of Batangas City, Judy Char of Kuwait, Jean the Best of England, Harna Baduli of Saudi Arabia, Helen Tambanilo of Bahrain, Zenaida Porter of Australia, Hala Aguilan of UAE, Karen May Plato of Hong Kong, Merlon Thomas of Bahrain, Maria Renbuentipo of Unaiza Al-Qasim KSA, Vianneka Sagde of Kuwait, Nitz Reyes of Kuwait, Naranjo Luz of Hong Kong, Nympha Tolentino of Hong Kong, Maria Luningning Fabre of Brunei, Castaneda Jane of Macau, Cheryl Pastor of Hong Kong, Blessy A. Vitrio of Cyprus, Europe, Brigada Arconado of Hong Kong, Sia Sampok of Riyadh, Saudi Arabia, Cheryl Crofts of Australia, Coco Alcos of Germany, Elorder Dates Linkay of Hong Kong, Concepcion Zingabo of Qatar, Chiang Lo of Hong Kong, Elisa Orivillo of Barcelona, Spain, Elvi Canlubo of Batangas, EJ Cat of Hong Kong, Flor Arcega of Ambulong, Batangas City, Gemma Kubila Geraldo of Cyprus, June Gwinnett Igorot, Country Sounds of Hong Kong, Hayane of Japan, Janine Castaneda of Kasantaan, Urdaneta, Pangasinan, Jen Pitao of Qatar, Thailand 21 of Hong Kong, Liz L. Ignacio of Hong Kong, Julie Bodoy of Italy, Marshall Lemery of Israel, Manang Mary's Channel of Oman, Maricel Love of Doha, Qatar,
Mariam Hilario of Hong Kong, Melanie Isidro of France, Marivic Mauricio of Hong Kong, Mel Oji Sago of Singapore, Margarita Obunia of Dubai, Maria Cristina Uding of Riyadh, KSA, Manette Chavez of San Diego, California, USA, Mary Grace Galen of Riyadh, KSA, Mayu Calamente of Qatar, Maricel Dela of Hong Kong, Zenaida Bolo of Riyadh, KSA, Rodover Magallanes of Hong Kong, Provlin Gamboa of Taiwan, Vilma Abrium of Macau, So Mendoza of Abu Dhabi, UAE, Rowena Bandong of Macau, Putri Bungso of Riyadh, KSA, Ray Jane Costa of Kasantaan, Ordaneta, Pangasinan, Reynaldo Castaneda of Cabuloan, Ordaneta, Pangasinan, Olivia Dupagan of Singapore, Daleth Sevilla and Renan Sevilla of Alhambra, Los Angeles, California, Thea Williams of New Jersey, USA, Ludi Fan of Australia, Lorna Bayunals of Qatar, Tuisita de la Cruz of Riyadh, KSA, Mercy Hernandez of Israel, Neri Uy of Hong Kong, Kenta Hamamoto, Fe Cruz, Vladimir Casimo, Glyceria Salab, Rex Roy, Jules HL101, Gemela Dumasil, Elsa Maestro, Jelen Dennis Ruiz, Gloria Cha of Quezon City, Gina Judy Adan, Josie Silva, Ruth Meru of Taiwan, Sheila Rubio, Zenaida Abo, Tin Oronan Updates, OFW Adventures 404, Patsy CP, Reina Roque, Mari Lupanerio, Gina Olan, Amalia Capati, Jacqueline Pascual, Elisa Mendoza, Mary Grace Patricio, Sunida Abo, Arlene Esdava, Alia Garbawi, Arceli Alvaro, Angelo Cabrera, Alan Van Dinter, Alma Estures, Adnal Alods, Alma 1027, Angelica Fabroa Montajes, Azumi 12 Gamang, Alma Buena, Angelo Fuchs, Boots Gabriel, Boleza Buenaventura, Babylin Ramirez, Begs General Udin, Beth Fernandez, Dear Lady Love TV, Debbie De La Roca, Chun-Li Diaries, Love Top Secrets, Twin Angels TV, Churito Flores, Conchita Alcos Rage, Cynthia Neva, Carmel Tagupa, Cher Blanche, Charlene Canete, Comwat May 2020, Dina Moises, Divina De Guzman, Delia Kinain, Dorsey Mendoza, Didang Soaban 03, De La Cruz Aloha, Ellen Juan Ilo, Eve Tisoy, Esther Serdancilo, Emerita Ariola, Eileen Montalbo, Edna Vinger, Aditha Barrientos, Elizabeth Plagaria, Gloria Abihiro, Femali Gonlina, Francis Grace Villegas, Fena Veras, Raquel Kalau, Feli Upay, Grace Soko, Feli Cockle, Girly Bautista, Jenny Cabanca, Spice 221, Gemma Valmonte, Gloria Balan, Jin Kyle Alonzo, Girly Gina, Margarita Lagumbay, Grace Soko, Imelda Palma, Grace Velarta, Honey Habibi, Sons OFW Vlog, Helen Santiago, Imelda Palma, Sassy TV, Imelda Castillo, Jenny Joy Ruiz, Juliet Tamayo, Rose Bulak, Jeff Felgayo, Jo Melon Angelical, Jennifer Bilo, Jeannie Maligon, Jellive Gavaraganello and Family, Prince Revi, Olive Apple, Papa Apple, Jake Osmond and Daddy Sam, Jussie Baking, Vilma Laganzad, Jennifer Alameda, Joyet Barrientos, Kat Pablo, Leilani Cordero, Leonora Laban, Rina Ayo, Teresita Arevalo, Luz Templo Nuevo, Daleth Aceveda, Lena Palail, Lorna Friele, Teonila Montemayor, Leonard Brown, Dalen Aquino, Lucy Laman, Lynn Morales, Tija Sabihon, Marizel Varona, Madel Fuerzas, Merlon Basarte, Mirna Katinina, Miss B, Marivic Maliosa, Madam Tinapay, Melody Espanola, Maricar Martinez, Mary Jane Rolutin, Make a Story, Marcus TV, Marites Laduon of Israel, Malo Gakyusana, Mavic Mauricio, Maria Felisa Pechon, Melvin Medjano, Maria Bing Tolentino of Hong Kong, Norlin Kalina, Nanita Osada,
Nery Javier, Nelly Ibanez, Rose May Oxen, Rowena Blancada, Ronda Carion, Razel Gin Kaliaen, Temilin Saliad, Rosie Pacquiaozi, Tejilan Santos, Ruth Tambagahon, Rubili Balbon, Rosita De La Torre, Rodney Santiago, Raquel Epe, Regina Ward, Sydney Hossam, Sherlon Reneba, Cheryl Pasakay, Sazith Oikawa, Susan Naval Castro, Susan Verrill, Shanin Linas, Teresita San Luis Maliari of Italy, Vilma Sakin, Vina Angeles, Vilma Mariano, Yasrina Abdullah, Ruby Pedrajas, Yams, Zed Tego, Mariette Minada of Negros Occidental, Elsa Dishman of Kentucky, USA, Aida Silvestre, Marisa Vinas, Marifi Cuarez, Maribela, Maricel Lara, Rose Labor, Mariben Montajes, Sur Aida Minalin Raja Muda Makagkalat Salmo of Upper Bicutan Taguig City, Aloha de la Cruz, Angela Villapa Sibayan at sa mama niya na si Jesusa Sibayan of Villamor, Evelyn Leopoldo, Aileen Paloa, Jaina Ray Castaneda of Dubai, Nancy Arena of Macau, Angela May Texon, Diane Lauretti, Celine Piger, Christine Cotivo of Aman, Malu Pineda of Dubai, Lillian Madria, Alma Chano Padsuyan, Loida De Castro, Marlene Lopez, Lerma Carbunco, KW Star, Mary Lou Antipuesto of Tagum City, Davao, Mariam Dulay Carion, Raquila Yacan, Jergine Alvanez, Josh Lee, Rodrigo Alvarado, Rose Ellen Fernando, Therese Vivian Cotahan, Aida Bormolado, Zia Lee Aquino of Kuwait, Edison Cadawas, Irene Garcia, Yuyu of Riyadh, Saudi Arabia, Tapina Maris of Antipolo City, Cheryl Bunye of Kuwait, Geraldine Manian, Betty Losnung, April Neria, MRFM Firts, James Peter Judila, Lin Chain, Annie Brown, Norhana Pagayaw of Saudi from Matalam North Cotabato, Juvelin Salisali of Singapore, Perlita Baggayan of Hong Kong, Selma Franco Via Cruces of Spain, Josephine Bautista, Rowena Vargas at sa kanyang pamilya sa Rizal, Joy Serrano of Saudi, Samar Biang of Kuwait, Frankie Love of Singapore, Grace Pelias, Aloha Nevet, Cherry Lorono, Lady Ann Blanca, Maricar Yasai, Millie Stoffenberg, Diane Laborte, Nenita Osada of Japan, Michelle De La Cruz of Hong Kong, Boni Bless TV, Princess Espanti, Abdon Family of Iloilo, Neri Sarelianos, Julie M. Baniti, Celeste Casal of Singapore, Meredith Castilla of Bahrain, Mary Ann Salandanan of Hermosa, Rebecca Beer of Germany Frankfurt, Maria Svensson of Norway, Rosalie Estrada of Maranding Lala, Lanao del Norte, Jane Adahar of Caloocan, Gina Contray of Pasay City, Beauty Abaro of America, Fe Dawson of Florida, Rosalie Season, Lors 25 Sagitan. Maraming salamat po sa laging pag-support nyo sa Dion Channel TV at Kalil TV. God bless and stay safe.